Yan ang viral video na nakunan sa Santa Mesa sa Maynila. Pagkababa ng SUV, sumugod ang lalaki niya at tinampas ang side mirror ng nakahintong closed van. Nabasag ang salamin nito. Bago bumalik sa sasakyan, ibinato pa ng lalaki ang bagay na pinanghampas niya. Nang umarangkada ang SUV, sinundan ito ng closed van hanggang natsyempo sila sa stoplight. Hindi na nakunan ang mga sunod na nangyari. Ayon sa saksing traffic enforcer, sa bandang G. Araneta pa lang ay nagkakagitgitan na ang dalawang sasakyan. I-issuehan daw ng LTO ng show cause order ang dalawang driver para magpaliwanag ukol sa insidente. Bagong-bagong balita, inihahanda na ng Philippine National Police ang isasampan nilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ilang tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, kaugnay ito sa komosyon sa detention facility sa Kamara noong Sabado kung kailan ipalilipat sana sa Women's Correctional ang nakadetain na OVP Chief of Staff na si Zulayka Lopez. Nakipag-ugnayan din daw si Marbil kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner para matukoy ang miyembro ng Vice Presidential Security Group na sa piritan umanong naglipat kay Lopez sa St. Luke's Medical Center mula sa Veterans Memorial Medical Center. Bukod sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority, magsasampa rin daw ng iba pang kasong administratibo ang PNP laban sa bise at sa kanyang staff. Magdamag pumuesto sa EDSA Shrine ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nananatili pa rin dito sa EDSA Shrine ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Kagabi ay kanya-kanyang latag ang mga supporters. Pagsikat naman ng araw ay kanya-kanya silang silong. Ang iba ay nasa ilalim ng puno habang ang iba naman ay nasa gilid ng simbahan. Meron din naglagay ng mga tabing. Mananatili raw sila dito ng ilang araw para magpakita ng suporta. Hanga daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw umano maayos ang mga nangyayari sa bansa. Nasa paligid din ng EDSA Shrine ang mga pulis mula sa iba't ibang lungsod kabilang na ang PNP Mandaluyong, Quezon City, Pasig at San Juan. Pansamantala ay pinakiusapan muna ang mga supporters na huwag munang mamalagi sa loob ng simbahan para bigyan daan ang mga nagdarasal at nagsisimba. Connie, sa ngayon ay payapa naman ang sitwasyon dito at maayos din ang daloy ng trapiko. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Huli kam sa Gimbal, Iloilo ang isang SUV na nagpabalibaliktad matapos mahagip ng pampasaherong jeep. Sa Hulusulu naman, tatlo ang patay matapos masunog ang inuupahan nilang gusali. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Naglalagablab na apoy ang kinakaharap ng mga bumbero sa nasusunog na two-story commercial building sa Hulusulu. Matapos ang halos isang oras, tumambad ang pinsala at trahedya. Nasawi ang tatlong magkakaanak na umuupa sa ikalawang palapag. Ang sabi sa amin, yung lalaki at yung anak nakalabas na, tapos yung anak naiwanan nila sa loob. Oh. Yun ang binalik na yun, hindi na sila nakabalik kaagad. Umabot sa 400,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanin ng apoy at kabuuang bilang ng mga pamilyang apektado. Sugatan din ang dalawang kawani ng BFP. Dead on arrival sa ospital ang 49-anyos na lalaking residente ng Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City matapos makuryente habang nagpipintura sa isang hotel. Sa imbestigasyon ng pulisya, bigla umanong dumikit sa live wire ng isang poste ng kuryente ang metal scaffolding na tinutungtungan ng biktima. Nahulog ang biktima mula sa scaffolding dahil sa insidente. Panandali ang nawalan ng supply ng kuryente sa lugar. Agad namang dumating ang mga tauhan ng Cagayan Electric Power and Light Company at naibalik ang supply ng kuryente. Iniimbestiga ng pulisya kung may naging paglabag o kapababayaan ang employer ng biktima. Wala pang pahayag ang management ng hotel. Sa kuha ng CCTV sa isang kalsada sa Gimbal, Iloilo, makikita ang ilang beses na pagbaligtad ng isang SUV. Yan ay matapos mahagip ng pampasaherong jeep mula sa kabilang linya. Base sa investigasyon, nag-overtake ang jeep sa isang tricycle bago mabangga ang SUV. Nadamay sa insidente ang isang motorcycle rider na tinamaan ng SUV. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa insidente. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Barkada, gulan na dahil parating na ang mga batang riles sa GMA Prime.
teaser pa lang, ma-aksyon at madrama na kaagad ang pasilip sa Sityo Liwanag. Handa nang lumaban sa kasakiman at mga nang-aapi ang mga bida ng serye na sina Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birya, Antonio Vinzon at Miguel Tan Felix. Kasama rin sa cast sina Diana Zubiri, Chris Villanueva, Jay Manalo, Desiree Del Valle at veteran actress Eva Darren. Kaya naman, sabay-sabay nating abangan ang pagbangon ng Sityo Liwanag. After ng success ng GMA Afternoon Prime na Abot Kamay na Pangarap at ng kanyang pagganap bilang Doktora Annalyn Santos, naghahanda na si star of the new gen Jillian Ward sa panibagong project. Chika niya sa GMA Integrated News, first time niya raw gagawa ng rom-com project. Makakapartner niya raw sa project si Shining Inheritance star Michael Sager na nakatrabaho niya na rin sa Abot Kamay na Pangarap. Pag-amin pa ng actress na kinakabahan siya dahil hindi raw siya sanay sa mga eksenang may kilig. Nagpapatuloy po ang paglamig ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, dulot pa rin ang hanging amihan. Ayon sa PAGASA, naitala ngayong Miyerkules ang 16.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius ang minimum temperature sa Quezon City. Dahil din po sa amihan, maalon pa rin at delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Batanes. Bukod sa amihan at mga local thunderstorm, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ayon sa PAGASA, asahan ng moderate to heavy rain sa Cagayan, Babuyan Islands, Apayao at Davao Oriental. Halos buong Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras, maging sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Visayas, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mananatili namang mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila.